ang Mangkanor ng 1970s. May skandal daw si Marcos. At oo, baka nga iyang skandal na naiisip mo yun. Wala pang mga video camcorder at smartphone noong panahon na yun. Pero kumalat ang skandal ni Marcos like wildfire. Kung mahilig kayo sa history at topic gaya nito, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Taong 1965, tumakbo para sa ikalawang termino bilang pangulo si Ferdinand Marcos laban kay Diosdado Macapio. At kailangan niya ng pelikula para sa kanyang kampanya upang maipakita ang kanyang katapangan noong World War II. Ang pelikulang ito ay pinamagatang Maharlika. Pero sa plot nito noong World War II ay hindi pa si Imelda ang ka-love team nang nooy tinyente pa lamang na si Marcos, kundi si Evelyn Quezon, ang anak ng dating presidente Manuel L. Quezon. Sa pelikula ni Marcos, ang gumanap na Evelyn ay isang Amerikanang aktres na si Dovie Beams. Si Dovie ay isang B-actress, ibig sabihin, siya ay hindi pa masyadong sikat. At ang gumanap naman na Marcos ay si Paul Burke, isang sikat na Amerikanong aktor. Kaya naman na chismis na mahilig sa puti itong si Marcos. Sa pelikulang Maharlika, nagsimula ang usap-usapang may kabit daw si Marcos. Dahil behind the scenes, ay ka-love team niya ang Amerikanang aktres na si Dovie. Na humaling daw di umano si Dovie sa angking talino ni Marcos. At si Marcos naman ay nahumaling sa angking talino at pananaw sa politika ni Dovie. Siyempre, maganda din ang killer legs nito. Ayon sa anak ng dating Senador Jovito Salonga na si Steve Salonga, isang aktivista noong 1970s. Ayon daw sa ama niya, isa sa tatlong malalapit na lalaki kay Marcos ang nag-imita kay Dovie Beams para tingnan ang script bilang regalo sa Pangulo. At ayon naman sa libro ni Hermy Rotea na pinamagatang Marcos's Lovey-Dovey, ay isang kaibigan at business crony ni Marcos di umano ang nagpondo ng pelikulang Maharlika para kay Marcos. Ito ay si Potenciano Ilusorio. Sa librong ito din nakasaad na sa killer legs ni Dovie na akit si Marcos. Kaya naman, nang magdeklara ng martial law si Marcos, ay napatakbo ng di oras si Hermy papuntang Amerika. Taong 1968, nang ipakilala si Dovie sa producer ng $3 million movie project na nagngangalang Fred. Sa panahong ito ay 38 na si Dovie, pero ang pakilala niya ay 21 lamang siya. Dinenay naman ito ng dating spokesperson ni Marcos na si Francis Kit Tatad. Nabalitaan niya daw ang usap-usapan na napunta pa daw ang aktres sa kanyang opisina. At sabi pa niya, talagang magkakaproblema kung halimbawa man na pumasok sa buhay ng mag-asawa ang ganito. Kahit daig pa ni Imelda sa ganda ang Amerikanang aktres. Makikita naman natin sa larawan na kung ganda lang ang pag-uusapan ay walang-wala naman talaga si Dovie kay Imelda. Samot-saring usap-usapan ang kumalat sa relasyon ni Fred at Dovie. Niregaluhan pa daw ang aktres ng Volkswagen Kombi na kompleto sa gamit sa loob. May ref, stove at CR upang magamit niya bilang makeup room tuwing shooting. Ngunit kung saan may usok, may apoy. At nakaamoy na daw ang First Lady bago pa man malaman ng iba ang pinanggagalingan ng apoy. Hindi man maitanggi na nagmahalan si Marcos at Imelda, ngunit minsan ay sadyang nagkakaroon ng pagsubok kahit anong matibay na relasyon, kahit sa power couple pa na ito. Bago pa man kumalat ang scandal, ay alam na ni Imelda na may kabit ang Pangulo dahil may mga tauhan daw itong nakasubaybay kay Marcos. Kaya naman,
ay kumilos na ito para ipaharas at ipadeport ang aktres pabalik ng Amerika. Nang maramdaman ni Dovie na nanganganib na ang kanyang buhay, ay lumapit ito kay Ninoy Aquino, ang numero unong leader ng oposisyon. Napilitang mag-press con si Dovie Beams sa Bayview Hotel noong Oktubre 1970 sa Rojas Boulevard, kung saan inamin ito na nagkaroon sila ng relasyon ni Marcos. At mayroon siyang ebidensya, isang recorded tape. As in, cassette tape. Dahil kada meeting nila, ay naglalagay ng recorder si Dovie sa ilalim ng kama. Noong araw na yun, walang nakalabas sa conference room. Walang kumalat na tape, pero may nakapagsulat ukol sa istorya. Nabayaran daw di umano ang iba at naisulat na mayroong Amerikanang aktres na nagkakalat ng chismis na may relasyon sila ng Pangulo, upang siya ay sumikat at makapamera. Ayon naman kay George Sison, isang kolumnista noong 1960s sa Society Columnist at isa sa nabigyan ni Dovie ng kopya ng tape, isang malaking shoebox daw ito na punong-puno ng cassette tape. At nang tanungin si Dovie kung alam ba ni Fred na nire-record niya ito, ay oo daw. "Oh yes," he said, "you can tape anything you want to tape because it cannot be used in court as evidence." Sa kanya din daw nakuha ni Imelda ang kopya ng tape. Ano-ano nga ba ang laman ng tape na ito? Ayon sa libro ni Hermie Rotea, maririnig sa tape na to ang mga lambingan, langit-ngit ng kama, tawanan, at pag-abot sa rurok ng tagumpay. Mala Biblia ang tala ni Hermie dito. Kada salita ay nakasulat. Kinantahan pa daw dito ni Fred si Dovie ng pamulinawin. Isang kantang Ilocano tungkol sa pagtangi ng isang lalaki sa babae. At plano nilang dalawa na magkaanak ng pasikreto. Lawin sana ang ipapangalan nila dito. Nakakuha din ng kopya ang mga University of the Philippines student activist matapos mag-press con ni Dovie. At dahil naibato na nila lahat ng ibabato kay Marcos, bilang huling alas ay pinatugtog nila ang kanilang kopya sa buong campus na di malaon ay kinumpis ka din naman ang mga tape na ito. Ano nga ba ang kinahinatnan ni Dovie matapos ang lahat ng ito? Taong 1970 pa rin, bagamat nakauwi naman ng buhay si Dovie papuntang Amerika, ay siniraan pa rin siya, lalo na ng Republic Weekly na naglabas ng X-rated na mga larawan ng aktres. Taong 1987, ay trahedya naman ang kinaharap ni Dovie sa Amerika. Nakulong ng 8 taon si Dovie matapos mapatunayang na meke ng dokumento si Dovie at ang kanyang asawa upang makapangutang ng $18 million pang real estate. Dagdag pa dito ay na-diagnose si Dovie na AIDS positive noong Nobyembre ng parehong taon na iyon. Umabot pa naman ng 85 years old si Dovie na pumanaw lang nitong 2017 lamang. Bukod sa pagpapahina ng status ni Marcos, ay may naidulot namang maganda ang skandal nila na ito. Noong umpisa kasi, ay banned sa Pilipinas ang birth control pills dahil sa posibleng harmful effects nito at sa oposisyon ng simbahan. Pero sinabi ni Dovie kay Marcos, "Look at me. I've been taking birth control pills for years and you don't see anything wrong with me, do you?" Matapos yun, ay pinayagan ng makapasok ang birth control pills sa Pilipinas. At ngayon ay malaya na ang mga tao upang magdesisyon kung mag-aanak na ba o hindi pa. Totoo man o hindi ang scandal na ito, ay kayo na lamang ang humusga. Salamat sa panonood! Huwag kalimutang mag-subscribe mga kasyaking.